Paandar po ang ilang halaman sa Rizal. Merong pagkain daw ng mga dinosaur noon pero buhay pa ngayon. At meron din namang halamang nangangain ng insekto. Watch this. Kilala ang Masungi Geo Reserve sa Baras Rizal sa Geotourism Trails. Perfect pasyalan para sa mga nature lover at mahilig sa outdoor adventures. Sakop din ang pangangalaga ng Masungi ang bahagi ng Upper Marikina Watershed. Kapag pinoprotektahan mo yung mga lugar na kagaya nito, hindi mo lang pinoprotektahan yung mga malapit dito, pinoprotektahan mo din yung mga milyong-milyong Pilipino sa Metro Manila na taon-taon isinasalanta ng mga matitinding bagyo. Tinatayang na sa 400 species ng mga hayop at halaman ang naninirahan dito. Karamihan rare at endemic o dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Kabilang ang nag-iisang Jurassic plant na cycad. Yung cycads, nag-exist ito even before na mag-exist yung dinosaur. So that's around 350 million years ago. Isa raw to sa mga halamang pagkain noon ng mga dinosaur, kaya tinatawag itong living fossil. At nanganganib na rin maglaho ang lahi. Ang mga cycads natin sa Pilipinas ay endemic. Karamihan sa kanila ay threatened. 5 rito ay critically endangered. So kagaya nitong cycads na ito, sila ay nanganganib ng maubos at ang kanilang populasyon sa wild ay kukonti na lamang. Endangered species na ang cycad na ito sa Masungi. Taong 2020 na mapansin ng mga forest ranger ang megasporophyll o dilaw na babulaklak sa tuktok ng cycad. 2 buwan na makalipas, naglabas ito ng berdet malaubas na mga buto at saka umusbong ang mga bago nitong dahon. Matapos ng 2 taon, muling umuusbong ang megasporophyll ng Cycas ruminiana. Itong halaman na ito ay masasabi natin na female dahil kung titingnan natin ng mas malapit, makikita natin na may seeds. So masasabi natin na matanda na ang individual ng Cycas dito sa Masungi dahil kilala ang Cycas bilang mabagal tumubo, mabagal lumaki. Nasa batas ng Pilipinas na ang pagkuha ng mga threatened na mga halaman sa wild ay pinagbabawal at ito ay may kaukulang parusa. Plano ng mga eksperto na pag-aralan at paramihin pa ang halamang ito sa Masungi. Hindi kalayuan, may 3 pang batang cycad. Patuloy na nagpipilit pa rin lumago ang kanilang uri. Bisitahin ang Masungi, kilalanin niyo ang lugar at alamin natin kung bakit ito importante protektahan dahil lahat tayo ay maapektuhan kapag ito ay nasira. Sa probinsya pa rin ng Rizal, may halaman din kumakain ng insekto. Ito ang pitcher plant. At ito naman ang Venus flytrap. Sila ay mga uri ng carnivorous plants. Alam niyo ba na mayroong more than 600 species ng carnivorous plants sa buong mundo? Mga simpleng halaman lamang sila, ngunit dahil kulang sa nutrients, ang lupa kung saan sila tumutubo, nag-adapt sila through the years para makahuli ang kanilang mga dahon ng mga insekto. At sa mga insekto nila nakukuha ang mga nutrients na kailangan nila. Kamangha-mangha, hindi ba? Ang plant enthusiast na si Fort Molina, nagpaparami ng mga carnivorous plants sa kanya mga alaga. Natatangi ang Venus flytraps dahil sa mala out of this world nitong itsura. Si Venus flytrap, probably the most famous sa carnivorous plants. Pag pumasok siya doon sa dahon at na-trigger yung small hairs nila, it will close at isosuffocate yung insect. So that's the unique about Venus flytrap. Naglalabas din ang Venus flytraps ng matamis na nektar upang makapang-akit ng mabibiktimang insekto. Kaya ang langgam na ito, hindi mapakali. Dumaan ito sa dahon. Pero swerteng hindi sumara ang malapatibong na dahon ito. Pero ilang sandali pa, nasagi ng langgam ang trigger hairs ng Venus flytrap. At sa isang kisang pata lang, huli ang langgam. Nagpupumiglas ito pero hindi na makawala. Saka maglalabas ang Venus flytraps ng digestive enzymes para matunaw ang langgam at maging pagkain. Muling bubukas ang dahon ng Venus flytrap pagkalipas ng 2 araw para muling humanap ng makakain. Ang Venus flytraps pwede ding alagaan kahit na mga bata. It's fun. Entertaining. They can still thrive without the insects kasi they still do the photosynthesis. Pero wag na wag daw paglalaruan ng halaman. Don't overdo it kasi syempre nasistress pa rin sila. Pag tinatch sila, in probably 1 to 2 days nakasara sila. So meaning they will not catch anything. Ilan sa mga carnivorous plant ni Ford ay pitcher plants, butterworts, at sundews. Most of them are farmed and hybrids. So these are not specimens that came from the wild. Responsibilidad nating lahat ng kalikasan. Ordinaryong halaman man o pambihira,
pahalagahan at alagaan ng tama.